gawa po tayo ng kilawin na isda. So itong ating sangkap na black pepper, may vinegar, salt, onion, at lemon, tomato, mango, ginger, chili, at mayroon tayo dito na fresh tuna. Okay, so iyan ang ating mga ano. So mayroon pa po dito, nakalimutan ko lang. So ihahabol ko dito sa ating video. So mayroon din po tayong dito na cucumber at saka capsicum. So yan po lahat ang ating mga sangkap. So, okay, ngayon pwede na natin simulan ang paghiwa ng ating isda. So ang ating isda ay tuna. Okay, so unang-una ang gagawin po natin ay hugasan na po natin ang ating kamay. So tapos na po ang kamay ko, nahugasan ko na po. At saka yung isda kailangan din po malinis. Kailangan din po ninyong hugasan. Okay, so ngayon tapos na po itong nahugasan ko, kailangan hiwain na po natin ng maliit. So ito po ay ang gagawin natin ay gagawa ng kilawin. Kailangan po ay manipis. So hindi po ito madami ang gagawin ko kasi mag-isa lang po ako kumain nito. Okay, so i-transfer natin dito sa ating plato na maliit. Tapos, di ba nakikita ninyo itong ingredients ko? Ito yung mga gagamitin natin dito sa ating kilawin. So ito ay vinegar. So okay, ang vinegar, panghugas po ito ng ating isda. Ayan. Ang vinegar natin ay nasa 2 tablespoon lang po. So kung gusto ninyong madaling hugasin yung isda para naman maganda yung maalis yung ano niya. Parang yung dulas na ano, daling sa isda, kailangan lagyan nyo ng kaunti na asin. Ganito lang po. You have to wash with vinegar. Ngayon, ang hiwain ang unay natin dito sa ating ingredients ay hiwain muna natin itong ginger. Ano lang po. Hiwain lang ninyo ng manipis. Ganito lang po. Okay.
ilalagay natin dito sa ating plato. Tapos ang susunod na naman natin gagawin ng ating chili. Ito yung paborito ng tatay ko sa Pilipinas. Ihiwain lang natin ganito ng pahaba. Tapos ipabalik natin sa front. Ihiwain talaga ng maliit na piraso. Tulad nito. Sibuyas ninyo, ano lang siya. Nasa sa inyo niyan, guys, kung gusto niyo ng madaming sibuyas, nasa sa inyo niyan. Guys, ito yung mangga natin. Actually, frozen ito. So, masyadong malambot na siya. Pero okay lang. Alam nyo naman dito sa New Zealand, bihira yung makabili ka ng mangga na ganito. Tapos igaganyan lang natin. Ubasan muna natin ulit.
tabi muna natin to. Tapos ang susunod na gagawin natin ang ating lemon. Kailangan din hugasan muna. Okay, so ngayon pwede na natin ilagay ang ating ingredients doon lahat. Ang ating mango. Sabay na natin doon. Ayan. At ang sarap. At ang bango.
Hi guys, ngayon gagawa po tayo ng 2 klase of kilawin. So yung kilawin natin kanina pang Pinoy yun. Tapos ito naman yung kiwi na kilawin. So ang gagawin natin, kukuha lang tayo dito ng kilawin, nilagay natin dito sa maliit na bowl. Ayan. Kasi ito yung paborito ng asawa ko. Ayan. Tapos ang gagawin lang natin, okay, ito tabi mo muna natin ito, yung nasa malaking bowl. So, ito po yung gagawin natin. So, ang gagawin po natin ay lalagyan natin ng 2 teaspoon of mustard pickle. Ayan. So, 2 teaspoon po. Tapos, imimix natin. Yan. Tapos pwede na natin ilagay ang ating mayonnaise. Yung mayonnaise po natin ay nasa 1 tablespoon and 1 teaspoon, yung ganun. Ayun ang bahala. Basta 1 tablespoon and 1 teaspoon of mayonnaise. Yan. Tapos pwede na natin i-mix ulit. Mix lang natin. Okay. Ayan. So, sobrang sarap po. So, pwede nyo po gawin yan sa bahay. Okay, sobrang sarap. Ayan. Super yummy. Ngayon, ita-transfer natin yung akin dito sa maliit na bowl. Ayan guys, para talaga makita niyo na clear na clear. So ayan po ang ating kilawin na dalawang klase po. Ayan. So ito po ay pang Pinoy.
na kilawin. Ayan. Ito talaga yung gusto kong kilawin. So, ito naman ay paborito ng aking asawa. Ayan. Sobrang sarap din. Ayan. So, kung mayroon kayong mga katanungan, please just leave your comment down below. Thank you guys. Sana huwag ninyong kalimutan ang mag-subscribe, ha? Maraming salamat. Bye-bye.